naging palaisipan sa Pasay City Police ang pagkakilanlan ng dalawang lalaking nakunan sa closed-circuit television camera na may kinalaman sa pagpatay sa biktimang si Erica. Hanggang sa nakausap ng mga pulis ang saksing si Karen. Isa sa mga kasama ni Erica nang mangyari ang krimen. Kikilala mo ba tong lalaking to? Si Basbayan! Yan ang bumaril kay Erica! Sigurado po ba kayo? Opo, sigurado po ako. Regular namin yan. Pagkumpirma ni Karen, iisa ang lalaking nag-pick up kay Erica noong September 9. Ang gunman na bumaril sa biktima noong September 10. Base na rin po sa witness namin, sir, na si alias Karen po, sir. Yung partner po nung Erica noong September 9 at yung driver po noong September 10 ay isa lang po. Sa pamamagitan ng CCTV na nakunan noong September 9 at September 10, makikitang pareho ang kulay ng buhok at suot na sapatos ng isa sa mga suspect. Kinilala ang suspect sa pangalang Gilbert Albios Puerto alias Boss Bay. Ang backride naman ni Boss Bay ay kinilalang si Joshua Gabriel Albior, 25 years old. Nagulat na lang itong si alias Karen na sinabi nitong alias Boss Bay ay sinabi niya na, "Why ka pa pala? Gago ka, Boss Bay! Ano gimmick?" Eh, dun pa din. Buhay ka pa. Ibig sabihin po nito, matagal-tagal na rin din po kakilala. Yeah. O kaya naman po, matagal-tagal na po silang customer nitong si alias Erica. Sa pagsisiyasat ng Pasay City Police, kilalang vlogger daw si Boss Bay. Ano po ang background naman po nitong si Boss Bay? Ano po siya eh, music vlogger po siya eh. Nag-rap po siya. Nakalaunan po ay naging... ano po, gun for hire. Ano naman po yung naging basehan natin para masabing siya nga ay napunta sa pagiging hitman po, eventually? Meron po kami natanggap na info, sir, na itong si Boss Bay ay may pinatay na po dito sa bandang Bacoor po. At pinaghahanap na po siya ng Bacoor Police. Nalaman ng mga police na nag-check-in sa isang motel si Erica noong September 9. Pinakitaan siya ng baril ni Boss Bay. Balik mo yung pera. Wala nga! Ay, ikakaban mo ako. Kabain mo kung may makakataka. Ayun po, nagkwento po si Erica sa kinakasama po niya. Nung September 9 nga po, ay meron siya naging customer. At sinabi niya na itong baril na to ay para sa mga babae ng Buendia. Kaagad na hinanap ng mga polis ang kinaroroonan ni na Boss Bay at Joshua. Nung in-interview namin po si alias Karen, sinabi niya po sa amin na ito pong pumikap sa kanila noong September 9 ay mga taga Las Piñas po. Ang ano po, kaya po nag-casing na po kami sa Las Piñas. Sa gitna ng imbestigasyon ng mga polis, isang confidential agent ang nakapagtimbre sa kanila. Bahay ko nung isang araw, pre. Na nakakakilala kina Boss Bay at Joshua. Oo, gag ka pala eh. Bakit ka nagbayad ng babae? Para magpalabas ang init. Oh. Hindi, ano nangyari? Nakuha mo ba yung pera? Hindi. Pero binawian ko naman siya. May nakuha po kaming information na nagsasabi na kilala daw po niya kung sino yung pumatay dun sa biktima namin. Dahil po, nagyabang po sa inuman. Inum ba ko? Oh, ganito. Oh, birong ganyan, pre. So, oh, shot! 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 Oh. So, sinabi lang niya na siya ang pumatay doon sa victim natin. Opo, habang nagiinom sila, nadulas po. Dahil po lasing na rin po. Agad na nagkasa ng follow-up operation ang Pasay City Police. Joshua! Joshua! Police, nanganap ka! Tulong!
nag-follow up po agad po ang mga police natin po at nahuli po ang back rider po. September 17, 2023, nadakip ng mga police ang back rider na si Joshua Gabriel Albio. Nakitaan din siya ng patalim. Sa kanya pong testimonya, inamin po ba niya na siya nga po yung kasama nung gunman po natin, nung gabing yun? Inaamin niya po, ang sinabi niya po sa amin ay pinagdadrive niya daw po itong alias Boss Bay. Nang madala si Joshua sa tanggapan ng Pasay City Police. Sino dyan yung pumatay sa kasamahan mo? Kinumpirma ng saksing si Karen na siya ang backride ni Boss Bay ng pagbabarilin si Erica. Siya po ang nanutok ng baril sa amin! Dito na mas nalinawan ang mga polis kung paanong isinagawa ang pamamaril kay Erica. Sino ba ng personal yung tinumba nyo? Hindi ho. Pagkakalam ko lang ho, nirerentahan lang ho sila ni Boss Bay. Matapos ang negosasyon nina Boss Bay at Joshua kina Erica at Karen noong madaling araw ng September 10, naunang pumunta raw sa motel sina Erica, Karen at isa pang kasama. Magwi-withdraw raw kasi ng pambayad ang mga suspect. Pakwento nga po, anong nangyari po dito sa lugar? Dito sir, dito nakatayo yung biktima at saka yung witness natin dito, sir. Yes, sir. Dumaan po dito sir yung suspect para magpaalam at magwi-withdraw lang po ng pera sa ATM. Okay. Nang may dumating nang nakamatan na dalawang lalaki? Wala pa. Noon. Ay, Maxis, haggard na ako. Dahil hindi pa rin dumarating ang mga suspect sa motel, lumabas muna sa kalsada sina Erica. Pero ilang sandali, dumating ang motorsiklo nina Boss Bay at Joshua. Ayon sa mga imbestigador ng Pasay City Police, sa mismong pwesto roon ito tumayo ang biktima nang siya ibalikan ng dalawang suspect mula roon sakay ng dalawang motorsiklo. Imbis na mag-check-in sa katapat ng motel, ay bigla raw siyang binunutan ng baril ng isa sa mga suspect at sinubukang putukan. Pero ito'y nag-jam. Kaya nagkaroon ang pagkakataon ng ating biktima na tumakbo papunta rito. Unang tumutok ng baril si Joshua sa ulo ni Erica. Pero hindi ito pumutok. Makikita pa sa video ang pagtakbo ni na Erica at dalawang kasama. Sunod namang naglabas ng baril si Boss Bay. At sa pagkakataong ito, tatlong beses niyang pinagbabaril si Erica. Sir, bumunot na rin po siya ng baril at pinutukan po yung biktima. Yes. Na tinamaan po sa bandang likod po yung biktima. Makikita sa video na nakapaglakad pa ng ilang metro si Erica papunta sa harap ng motel. Ilang sandali pa, tuluyan na siyang napaupo at humandusay sa kalsada. Sa imbestigasyon ng Pasay City Police, pagnanakaw ang motibo raw sa krimen. Chief, ang kwento kasi ni Boss Bay, inakawan daw ho siya ng pera. Erica, asin yung pera ko? Yung pera? Apo malay ko, pitaka mo hindi naman akin. Malaki daw ho yung nawala sa kanya, kaya niresba ka namin yung mga pokpok. Ang titingnan po namin na angulo po ay yung pagkawala po ng gamit. Malaki-laki po at ang pera na nawala dun sa suspect. Tila taliwas sa nakuna ng CCTV madaling araw ng September 9, makikitang maayos na naghiwalay sa motel sina Erica at Boss Bay. Sa pagkadakip kay Joshua Gabriel Albior, sinampahan siya ng kasong murder. Ang sinampa po namin kaso kay Joshua at alias Boss Bay ay murder sa Pasay City Prosecutor. Si alias Joshua po ay inquested na po. Inaresto po si alias Joshua, nakuhanan po siya ng patalim. Kaya
Nagsampa rin po kami ng kaso na batas pambansa bilang seat in relation to Omnibus Election Code sa Las Piñas po. Prosecutor. At large ang itinurong gunman na si Gilbert Albios Puerto alias Boss Bai. Sa pagkamatay ni Erica, umaasa sina Arnel na hindi magtatagal, tuluyan nilang makakamit ang hustisya. Kung nakikinig po ngayon yung suspect po natin na at large pa po ngayon, ano pong gusto niyo sabihin sa kanya? Sana sumuko na siya para maliwanagan kung ano ba talaga yung kasalanan ng kapatid namin. Kaming magkakapatid, hindi naman talaga totally galit talaga na sana makulong ka, hindi. Gusto lang namin malaman talaga kung bakit nagawa niya sa kapatid namin kung may nagawang kasalanan.